With the prevalence of poverty in the country, more and more young students drop off from school every year, and high school graduates hunt for part-time jobs instead of pursuing a college education. We look at these kids serving their fellow youths who are in college uniforms, ordering at a fast food chain, and we know deep inside they also wish to wear the same instead of their service crew attire. But the silent plea will now be granted. This time, by the efforts of Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, in partnership with Gamangagawa Foundation, a breakthrough in public service was born, a free college project. The project is set to provide the needs of a college student, all for free: tuition, uniform, books, and meals. Hindi po ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Hindi po nila kayang suportahan kung ano man po yung gusto yung kongkurso, pag-aaral po. Yung mother ko po, ex-OFW po siya. Kaso po, sa dalawang beses na pagbalik po niya ng Saudi, hindi po siya pinalad na mabigyan ng magandang amo or mabait na amo. Ano po sila eh, heaven sent. Kasi tumutulong po sila sa mga hindi nila kakilala. Tumutulong po sila sa mga kabataan talaga na gustong mag-aral. Married na ako. So, yung sinesweldo ng mister ko, kumbaga expenses lang namin sa araw na, everyday life namin. Kung papasok pa ako, kumbaga hindi nakakasya yung ano namin. Yung magiging sweldo niya, sobrang laki. Kasi, kumbaga, yun nga, free tuition, tapos miscellaneous pa, uniforms. Aside dun sa iba, nag-offer na sila, kaya lang, malaki pa rin yung expenses kahit ng mga miscellaneous. Ang message ko kay Kuya Daniel at kay Brother Eli, maraming salamat sa kanila sa pagkakataong ito binigay sa amin. Sana magpatuloy pa sila sa mabuting gawain nila. Kasi may anak na ako, yun. Kaya sinubukan ko na rin na maabil to para magkaroon pa ako ng mas magandang pagkakataon para sa kinabukasan din ng maghina ko. Na sana pahabahin pa po ng Diyos yung buhay nila, Brother Eddie, sana ko yung Daniel, dahil sila lang po yung talagang kakaibang mga tao kung tumulong eh, lalong-lalo na to sa pre-college nito, dahil una na nakita ko, regardless of religion, wala silang lahat pantay-pantay eh. Kahit sinong gustong kumuha nitong pre-college na to, talagang nabibigyan ng pagkakataon eh. Tsaka higit sa lahat, yun yung sistema nila ng pagkuha nitong pre-college na to. Di ba, laking kakaiba po nito kasi yung ibang scholarship, anong mga kinukuha nila. Yung mga matataas ang grade, 85 hanggang pataas na yun. So, isipin niyo po kung anong klaseng isip meron ng Kuya Daniel. Sabi nga niya, bakit kukuha ka ng ganun? Dapat kunin natin yung mga, kaya nga tayo magbibigay ng pre-college eh. Yung mga taong yan, kaya yan, kumbaga, siyempre may mag-a-apply sa atin. 75 lang ang mga grade, kumbaga mababa siya. Dapat wag na nating i-expect na magkaroon sila ng mataas na grade. Galing nga kasi sila sa mga mahirap na pamilya, walang makain. So, sa mga taong walang makain, tapos pagdating sa bahay, puro problema pa. Ina-expect mo bang makapag-aral yan? Kasi yung idea na gano'n na ibinigay niya, sa iba, talagang kailangan mataas ang grade mo eh. Para ka lang nila tanggapin. Dito, kahit mababa lang yung average mo, talagang bibigyan kanila ng chance para makapag-aral lang college, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kasi nakikita ko po sa papa ko, nahihirapan po siya magtrabaho. Kasi kulang na kulang po yung sinasahod po niya para po sa pamilya niya. Kasi po, yung mga kapatid ko po nag-aaral pa po, lahat po talaga siya po yung gumagawa ng paraan po. Libre po kasi lahat eh. Mag-aaral ka lang mabuti, may maintain mo yung grade mo. Parang isusukli mo na lang po sa kanya yung mataas sa grade. Kuya Daniel, Brother Eddie, salamat po sa
opportunity na binigay nyo, napakalaking tulong po nito para sa amin, hindi lang po sa akin, pati po sa ibang tao na nangangarap po na balang araw makatapos sila, kasi iba elementary, high school graduate lang po. Dito po sa binigay nyo opportunity, napakalaking tulong po nito para sa amin po, pati po sa pamilya namin. These provisions will certainly ease all worries of the scholars, helping them to focus more on their studies. La Verdad Christian School will make this initiative happen, with provisions for computer access for the scholars will be at par with this tech-savvy world. A gym and activity center that will keep them physically fit and emotionally healthy, along with all other amenities of the typical college campus to holistically develop its students. Ako po, naranasan ko na din po kumita ng pera, pero hindi po nawala sa isip ko na makatapos ako kahit na paano. Ito po yung school na alam ko na magustuhan niyo talaga. Ito po yung school na kung saan wala na po kayong problemahin. Ang tanging gagawin niyo lang po, mag-aral po ng maayos. Si Kuya po, bagamat kung hindi po niya ako kilala personally, isa po ko sa mga scholar, alam ko po, balang araw may pagmamalaki din po niya ako. Sobrang laki po ng utang na loob ko sa kanya. Siya lang po yung taong talagang nakatulong sa akin ng malaki. Siya lang po yung talagang makakatupad po ng pangarap ko. Talagang unique po yung La Verdad Christian College. Talagang nag-iisa po siya sa mundo. Sobrang napaka-ano po nilang magturo. Talagang magiging well-educated ka. In-educate po nila tayo, not only physically, but mentally and spiritually. So kayo, Daniel, thank you so much po sa Diyos. Kasi binigyan niya po ko ng pagkakataon na makilala po ang isang Kuya Daniel Lason. Hindi man po personally, but nakilala ko po siya na parang siya po yung naging daan na matupad ko po yung mga pangarap ko sa buhay. And then, Kuya, thank you so much po. At naging bahagi po ako ng La Verdad Christian College. You're the man. The scholarship is open to all aspiring mass communication and nursing students, courses that play important roles in the society. It is not particular with high school report card results, considering that since these young people mostly came from unprivileged families, their studying habits would have been most likely affected. Just as long as the hopeful candidates are determined to finish their studies and pass the necessary entrance requirements, they're in. With this noble cause, a brighter future lies ahead for the youth of our country. They then may use their degrees in the future to serve other people and share what they have been taught. And maybe, even for just one day, kahit isang araw lang, they will give back and help others too, just like what have been done to them, without asking anything in return.